Alam niyo yung palabas na 90 Day Fiancé? Nee. Yun. Yun isang example. Mabilis kasi yun. Vico Angelica S. Hi sir, I am really enjoying your vlogs. By the way, ask ko lang po, ilang years of work experience po dito sa Pilipinas ang masasuggest nyo? Reach out if you need help with anything, bro. Love your vlogs. Uy, wow, grabe. Bait naman ito. Ella Abude. Thank you. What about if transgender woman ka? Wala bang discrimination if mag-work ka sa US? And also, sa immigration, allowed ba ang trans? Hey guys! So, today is Saturday. Another vlog. Bibili lang ako ng tubig. Nantay ko si Kat, siya kumuha ng kotse. Nuha niya dun sa pinagparadaan namin. Salamat pala dun sa mga nagtatanong, di ba last week, last video kung napanood nyo. Sabi ko, dun kayo mag-comment, dun kayo maglagay ng mga tanong nyo. Thank you, ang dami, grabe, baka maging isang oras yung susunod itong vlog na to. Pero anyway, sasagutin ko lahat yun mamaya, wait lang. Tsaka may nag-comment, wag daw ako lakad ng lakad kasi nakahilo daw. So, tatry kong wag maging malikot para sa inyo, so... Nakakasilaw, sorry. Bago natin simulan yung sagutan yung Q&A portion. Thank you dun sa mga nagpadala ng tanong. Grabe, ang dami talaga, promise. Ang lamig. Ngayon ay ang lamig, grabe. 30, kita nyo ba? 36 degrees Fahrenheit in Celsius. Ayan, in Celsius 2 degrees siya. Nagpupunta yata kami ng ano ngayon, ng Jongbu Korean supermarket kasi gusto ko ng soju eh. Tsaka kimchi. Wow. Yun lang. Ayun na yung sundo ko. Oh. Alright, wait lang. Hey guys, ayan, nakauwi na ako. So, magsasagutan na tayo ulit. Sagutan. So, Q&A portion. Hindi ko na kayo nasama kanina sa Korean supermarket kasi wala, nakalimutan ko bitbitin yung camera na iwanan ko sa sakyan. Game! Simulan na kagad natin. Ay, mag-move lang ako dito, no? Para dito ko ilalagay yung mga tanong. Q&A pala ito. Again, dun sa mga nagpadala ng tanong or comments, basta yung mga nag-comment dun sa latest video na may pinamagatang, Buhay Amerika, bakit nga ba ang mura ng bilihin dito sa Amerika? Yan. By the way, so if ngayon mo lang ako nakita dito sa YouTube or sa kahit anong social media, my name is Vince. I am a content creator, YouTuber, Instagrammer, lahat na. Tapos ito nga yung ganap ko ngayon 2021. Tapos sagutin ko yung mga comments sa latest video. Tapos pwede ka rin naman mag-comment sa ibang videos. Sasagutin ko rin yun doon sa video na yun. I mean, doon sa comment na yun. Pero yung mga nag-comment doon sa latest video, sasagutin ko mismo sa video. Okay? Game! First is Joshua Louie. Madali lang ba yung process kung may kamag-anak ka dyan? I would say, madali lang, pero matagal. So yun, may mga kilala ako na family-based na petition. Meron akong, yun nga, may mga kilala ako matagal, merong 5 years. Meron nga more than 10 years. Matagal pag family. Lalo kung yung petition is more than 21 years of age. So yun. Medyo matagal ang inaantay. Pero huwag kayo mawala ng pag-asa kasi yung mga, meron ako mga kilala na yun nga, maski matagal yung inantay nila, nandito pa rin, nandito na sila. So huwag kayo mawala ng pag-asa. Next is Jenny Wonders. Hey Jenny, love all your vlogs. Keep it more. God bless you. God bless you too. Thank you so much sa support. Nakikita ko palagi pangalan mo. Grabe, appreciate it. Next, Jinsen Cano. Tatawag sa Jinsen. So, thank you sa pag-shoutout, Kuya Vince. Tagal na ako nakapag-subscribe sa'yo. Hehe. Thank you. Keep it up. Mark Jinsen po talaga name ko. Uy, grabe, joke na. Nagulat ako kasi parang first time kumakita ng Jinsen. Wala na, sobrang unique. Again, Jenny Wonders. Na-shoutout ako. Shoutout! Mga kapit-bahay. By the way, it's 1:55 AM. Pero para sa inyo, gumagawa ako. Grabe, wala nang tulungan. Sorry, mabilis lang to, no? Parang nagiging fast talk. Kasi ang daming tanong, eh. Wow. Kaya salamat. Baka pag umabot ng 1,000, mag-glock 9 na ako dito, eh. So, okay kay Jenny ulit. Na-shoutout ako, kabayan Vince. I do not skip your ads. I give it to you like a gift. Mo. Thank you. Grabe. So, ganun talaga para sa ekonomiya. Alright, next, Joel Adoptante. Tatanda ko rin to si Joel. Salamat uli, Kuya Vince. You're very welcome. Salamat sa support. Next is Box 143. Vince,
okay tong Q&A format mo na to. Long time subscriber, halos sabay tayong dumating sa US. Oh wow, from Pinas. Nauna lang ako ng ilang months. Super relate ako sa mga stories mo and hopefully, you continue to create more content. First of all, thank you so much at na-appreciate mo tong Q&A format. Naging Q&A yun, no? I believe. So yun, ano pa ba? So dito ko pala sa US. So, which state are you from? Super relate ako sa mga stories mo for sure. Lahat ng mga nandito, tapos yung mga nagbe-message sa akin dito or sa Instagram na nakaka-relate daw sila. Kaya masaya lang sa feeling. So yun, gagawa ko ng maraming content about mga ganito. Tapos, hindi ko alam kung matandaan ko yung tanong niya. Hindi ko kasi matandaan. Hindi si Box143 by the way. Meron nagsabi sa akin dito na okay nga daw yung Q&A format other than Box143. Ano daw? Kaya ako nakasit down vlog ngayon kasi nahihilo daw siya kasi naglalakad ako palagi, diba? Narealize ko rin yun. Actually, sa tuwing nag-edit ako ng vlog, napansin ko rin parang nakakahilo naman tong vlog ko kasi anlikot. Pero, mas mabi ata ako. Hindi ko alam. Nakaganon lang naman ako. Tsaka naglalakad kasi, so nahihilo siya. Let me know kung gusto nyo rin ganitong sit-down vlog lang o gusto nyo naglalakad ako. Kaya, by the way, kaya rin ako naglalakad kasi okay din mag-vlog habang, alam mo yun, kunyari mag-grocery ako, sa labas ako, chill lang. In a way, napapakita ko rin kayo, natutour ko kayo, tour guide. So yun. Tsaka yun, okay din na multitasking nga, para nakapag-vlog din ako. So, Box143, thank you. Next is Zaira Denise. Zaira. So yun, hi Kuya Vince, gusto ko po sanang malaman kung magkano ang nagagastos nyo as married couple per month. At kung ano-ano ang mga expenses nyong dalawa dyan. Thank you, stay safe and God bless. You're welcome, stay safe and God bless din. Salamat dito. Actually, meron akong video about dyan. Medyo bago-bago lang din yun eh. I-link ko nasa description below or kung andito man sa taas kung saan yung makikita yung link. Papakita ko. Or basta yan, nandyan lang yun somewhere. Pero sige, mabilis. Sasagutin ko. Magkano nga gastos nyo as married couple per month? Simula natin sa pinakamalaki yung rent ng apartment. Dito sa nilipatan namin, ibang floor lang naman, no? Ngayon, around lahat nakasama na yung heat, yung garbage, utilities, kasi nga parang condo type to na apartment. Around, magkano ba? Around 14? Tama, mga 1400. By the way, dito pala 100 ang tawag, maski. Diba sa atin, 1,400 dollars. Dito, 1,400, yun nga, $1,400. Pero wala pa doon yung ComEd, yung Meralco namin dito. So, mura lang naman, electricity, like mga $40, mga 30. Malit lang naman din itong lugar. Ano pa ba? Tapos yung kotse, yung Civic, mga 480. Kalkyo nga natin, hindi ko rin alam. Hindi nagbabudget. 1,400 yung rent, yung Civic, 480. Tapos yung CHR, yung Toyota. Kano ba yun? Hindi ko matandaan eh. Naka-auto debit kasi. 390 yata. Tapos grocery namin bilang lakas ko kumain mga per month, 500 yata eh. Kasi twice every 2 weeks kami eh. Kung 250 yung budget, every 2 weeks mga 500 yata. Hindi naman namin sinasagad, pero yun yung range. Ano pa? Yung internet pa. Magkano ba yung Xfinity? 120. Tapos yung cellphone namin dalawa. I mean yung plan, mga 120 rin yata, dalawa na kami dun. So, roughly around 3,000 USD, US dollars. Yun na yung para pinaka-recurring or yung mga monthly expenses nga. So hindi rin mura. Thank you kay Zaira Denise kasi medyo marami rin akong tanong na nakukuha na ganito. Sa iba na mga taga rito rin, magkano yung monthly expenses nyo? Kasi curious din ako para alam ko kung magastos ba ako or tipid. Alam mo yun? Kasi as much as possible gusto ko magtipid syempre. Next is Vico Angelica S. Hi sir, I am really enjoying your vlogs. By the way, ask ko lang po, ilang years of work experience po dito sa Pilipinas ang masasuggest nyo to be able to apply a decent job there? Or is it okay na fresh grad tas apply for a job there or maybe internship para yung experience ay pasok sa standards dyan? Thank you po for constantly feeding my American dream. Ha 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 ha, ang tawang tawa. Stay safe. Pero thank you so much, Angelica S. Vico. Diba? Full name. First, salamat at na-enjoy mo yung vlogs. Nakakatabahan ng puso. Yan. By the way, iniisa-isa ko kasi gusto ko nasasagot ko talaga eh. Ilang years of work experience. Siguro safe na yung 1 year.
feeling ko, 1 year, 2 years. Huwag naman yung mga 5 months, 6 months. Ano naman, basta year. At least a year, ganyan. Kasi dito nga syempre, dito nga, high school graduate, nagkakatrabaho ni. Or, hindi naman din kasi lahat nakakapag-college dito. Feeling ko, unang-una, mahal. Ah, kasi, so, sobrang bilis lang, no? Sorry, binibilisan ko kasi ang daming ang tanong. Di ba sa Pilipinas, parang hindi ka makakahanap ng work. Hindi, makakahanap ka naman. Pero, I mean, ang sinasabi ko is, sa mga corporate jobs or sa mga hospital pag nurse ka, hindi ka naman makakapag-giging, hindi ka magiging nurse, hindi ka makakapagtrabaho sa office kapag hindi ka naman college graduate. Sa panahon ngayon na, hindi ko sinasabing yung mga panahon dati ng mga tito-tita natin kasi iba yung panahon nila. Yung sinasabi ko is yung generation ko at yung ibang millennial, syempre. Mahirap makahanap ng work pag hindi ka college grad. So, yun, dito naman, as long as, ano, kompleto ka sa papers, like, galing ka ibang bansa kapag permanent resident ka, hinga ka ng green card, kailangan mo ng social security, makapag-work ka naman, para safe lang, sige, I would say 1 year, take it from me, mga 1 year, 2 years. Kasi naalala ko nung in-interview ko dito sa bago kong work, yung office work ko nga, corporate job. Tinatanong talaga nila gaano ka katagal, tsaka makikita sa resume yun eh. Mas okay na at least umabot ka ng taon sa kumpanya para naman meron kang edge over the others. Kasi 'di ba, yung mga millennials, sinasabing, I mean, natatag yung millennials as job hoppers, ganyan ganyan. Mabilis magsawa yung mga millennials, kumbaga. Pero 'yun. Pero I don't see anything wrong from that. I mean, kasi yung mga millennials talagang ino-own na natin, millennial ko, no? So, ino-own natin kung ano yung gusto natin. So we kumbaga sinasabi ng boss ko palagi, you are in charge of your own career development. Yan. So 'yun. Ang daming yan, yun. Expression ko kasi yun. So, game. Next is from... Ay, nasagot ko ba lahat? Ay, ito pa pala. May tanong pa siya. New to be... masasuggest to be able to apply a decent job. Ah, dito naman kasi kahit anong job eh. Kahit anong trabaho mo, decent siya. Hindi naman to parang ibang bansa na nadidiscriminate ka kung ganyan yung trabaho mo. Dito, pantay-pantay. Guys. Promise. Pantay-pantay. Hindi ko alam. Walang discrimination sa work. Sa work, ha? Dito, okay na fresh grad. Tapos apply for a job there. Yeah, kahit fresh grad ka, kung mag-apply ka rito, feel ko okay pa rin. I mean, G pa rin. Maybe internship para yung experience ay pasok sa standards dyan. As to the standards, hindi naman. Siguro, makikita na lang nila. At the end of the day, sa interview, makikita pa rin naman paano yung analytical skills mo yung titignan eh. Tsaka yung soft skills talaga. Yung kumbaga yung mga attitude. Paano mo re-resolusyonan yung ganong problem if you're faced in that kind of situation. Yun. Sa interview talaga magkakatalo yun. Next is Homer Gavino. Welcome to the US, bro. New subscriber here. Uy, thank you. I'm a check. Kung may channel ka man, check ko yung channel mo. Subscribe din ako. Kasi again, sinasabi ko, mahilig din ako manood ng mga vlogs ng ibang kapwa ko, YouTubers. Wala lang. Curious lang din ako anong buhay nila. So, yun. Yan. Nag-migrate kami sa US 2004. Wow. Grabe, ang tagal na. Pero umuwi ako sa Pilipinas noong 2013 to 2017 for college. Reach out if you need help with anything, bro. Love your vlogs. Uy, wow. Grabe. Ang bait naman nito. Homer Gabino. Ano kita? Hanapin ka. If you need anything. Grabe. So, yun. Nung nagka-college ako sa Pinas, wow, malamang. Galing naman akong Pinas. Sa FEU, by the way, ang tama raw. Meron din ako mga ibang kaklase na they were born and raised dito sa US. Pero yung mga parents nga nila, mga Pinoy, then they went home sa Pinas para mag-aral ng college. Maraming ganun, by the way. Umuwi sa Pinas para mag-college kasi dito mahal talaga sa Amerika yung college, guys. Sobrang swerte nga natin mga Pilipino eh, no? Strong family ties kasi tayo. I mean, dito, yung mga nagka-college, sila nagpapaaral sa sarili nila. Promise, hindi na sila sinusuporta ang mga magulang nila. Diba tayo sa Pilipinas? Hindi naman lahat kasi may mga working student eh. And grabe yung, grabe saludo ko sa mga working student. Meron nga akong mga klase dati sa FEU dati na mga working student. Isip ko, grabe no, paano nila kinakaya? So, sobrang saludo ko sa inyo. And ganun dito sa Amerika, papaaralin mo yung sarili mo. Maglo-loan ka kasi mahal nga dito magpaaral. Wala akong kilala na hindi nag-take ng student loan. Lahat ng mga kilala ko nag-aaral ng student loan. Anyway, going back kay Homer. So yun, umisya ng 2013-2017 for college. Sa college, wala lang, curious ako. Reach out if you need help in anything. Ulit. So yun, love your vlogs. Thank you so much. God bless. God bless you too, bro. I-check ko yung channel mo kasi, yun, gusto ko lang makita ang aking mga kapwa YouTubers here. Next is Sunny Boy. Happy New Year po sa inyo dyan sa Chicago Bulls. Yes, Bulls. Sunny Boy, Happy New Year din.
Sir Vince, tanong ko po sana kung ano-ano po yung tanong nyo nung interview nyo sa US Embassy as a dependent at preparation nyo po sa medical. At pa-shoutout din po if may time pa-shout. Rego. Shoutout, Sunny Boy. Thank you so much for this question. Hehe, keep safe po. Ang tinanong sa akin nung interview, nung immigrant na, iba yung mga tanong sa tourist visa eh. Kasi sa tourist visa, medyo madaming tanong. Hindi naman sobrang dami. Mga lima nga lang yung tanong sa tourist visa eh. Pero yung tanong na kasi ni Hong, Homer, yung tanong kasi ni Sunny Boy, nung dependent, which is nung permanent resident na ako, wala, tinanong lang yung ano ko. Actually, wala siya masyadong tanong. Tinanong lang yung full name ko, yung birthday ko, tapos saang state ako pupunta, anong pangalan ng asawa ko at anong trabaho niya. So, parang ganun lang. Parang formality nila siguro kasi syempre, ano to yung permanent resident, magmamigrate na ako noon eh. Bago naman ako pumunta doon, siguro na ano na nila ako na background check. Alam niyo yun. Next is sa medical. Yan, maganda pang yan. Preparation for medical. Preparation ko for medical. Medyo naghinay-hinay ako sa pag-inom nung week na yun. Kasi nung ano na yun, yung taon na yun, mabago ako umalis. Medyo napalakas yung pag-inom ko. Halos gabi-gabi at ako nag-inom mga tropa ko sa after work, sa office. Office. I mean, di sa loob ng office. After work nga eh, di ba? Guilty. So, halos gabi-gabi kami nag-iinom. So, siyempre, bilang may medical yun, hinay-hinay sa pag-inom nun. Yun lang. Sobrang naging careful ako nun. Kasi may mga kilala ako na nagka-problema sa ano sa medical. Grabe. So ako medyo natakot ako kaya ano, yun lang. Ano po, wala akong masyadong ano sa medical nun. Pero pumasa naman kaya thankful ako. Ay, ano bang kailang paghandaan sa medical? Agahan mo. Agahan mo kasi ang daming tao dun sa medical, by the way. Pero in fairness naman dun sa ano, St. Luke's yun eh, St. Luke's. Basta yung St. Luke's na extension sa Manila, yun lang yata yung approve. Or yun, basta sila lang yung magkakandak ng medical. Agahan mo, ganyan. May mga nakilala pa nga ako dun na nag-check-in kasi galing yata silang province. Nag-check-in pa sila, nag-hotel pa sila or nag-Airbnb kasi nga para maaga dun. Kasi whole day, tanda ko whole day yata ako nang dun. Pero in fairness naman sa St. Luke's, organized sila doon kasi hindi ka mawawala. May mga guard, may mga magsasabi, oh, step 1, ito yun, dito ka na, ganyan. So, okay din. Hindi ko lang alam ngayon, pero nung experience ko, 2 years ago, mura. Grabe, 2 years na pala ako dito next month. Feb ako dumating dito, by the way. So, bilis eh, no? Parang kahapon lang. Next is SES TV. 19 years old pa lang ako, tapos dream ko talaga pumunta dyan sa Chicago. Na-inspire po ako sa mga videos nyo. From start to end, tinatapos po talaga, hehe, thank you, kinikilig ako. So yun, SES TV, salamat sa panonood at sa na-inspire kita. Yun talaga yung goal ko dito, na hindi yung tatatalang, dakdak lang ako dito. Yun, kasi nung time ko rin, nung hindi pa ako nag-video, hindi pa ako nag-vlog, ganito yung mga content na pinapanood ko, yung mga buhay Amerika, buhay ganyan. Ngayon ko, wala lang. So, ngayon ako naman, nag-share din ako sa inyo bilang nandito na ako. Thank you, SES TV. Next is Zesty Gometer. Gometer! Meron po bang binabayaran dyan? Like, kagaya dito sa Philippines, may SSS, PhilHealth, ganon. Ano ba mga binabayaran? Ganon din, binabawas sa payslip ko, or paycheck. Paycheck pala tawag dito sa Pinas, payslip. Binabawas sa paycheck ko, yung parang social security rin, social security, yung PhilHealth is yun nga, Medicare, may mga ganun din naman kami. Tax, dalawa yung tax dito, by the way, buti nga sa Pinas, isa lang eh. Yung tax dito is state tax, which is Illinois, tapos federal tax is yung pang buong Amerika na tax. So federal, sa government mismo, then government parehas, pero isa state tax, isa federal tax. So yun, ano pa yung mga binabayaran? Yung parang HMO sa ibang company sa Pinas, diba libre yun? Libre sa amin dati. Yung iba, libre rin yung dependent. Yung iba naman, may portion na sagot ng company, may portion din na sa ikaw magbabayad. So depende, sa Pinas ha. Pero dito, yun, yung parang HMO namin, yung insurance, binabawas din sa payslip, paycheck. Ano pa ba yung mga iba na binabayaran? Ah, merong portion, depende sa akin, ako yung mag-aalat pala nung for retirement income, which is yung 401k, yun yung tinatawag, 401k. Binabawas rin yun sa payslip ko, paycheck, pulpulit. Yun, next is Mabelco. Hello Sir Vince, mas madali ba process ng family visa if ever gustong mag-migrate dyan sa US? Pa-shoutout po sa next vlog, salamat. Shoutout! So, shoutout to Mabel ko. Madali ba yung family visa if ever? Yun nga, feeling ko madali siya pero matagal lang ng tayan. Yun lang yung nakikita ko ding ano.
balakid, roadblock, matagal. Pero kapag ano yata, parents na senior, hindi ko alam, ipaki-correct nga ako sa mga naka-family-based petition din. Pag parents yata na senior, mabilis. Tsaka kapag ano, anak, yun nga, kapag yung anak tapos minor, which is, basta hindi pa tumugtong ng 21 years old, mas mabilis yata. Nakita ko kapag sibling, which is kapatid nga, 20 years, matagal yata kapag sibling eh. Correct me if I'm wrong. Pero yun, madali, pero matagal ang antayan. In general, pag family base. Waray kwarta, next. Yung na-experience mo sa bus, isang Karen yun. Haha. Lahat ng Asian tingin nila ay Chinese, hindi sila marunong mag-differentiate. Uy, grabe naman sa Chinese. Marami yung kaibigan na Chinese. So, yun. Minsan nga yung Chinese talaga, tinatanong ko Chinese ako yun. Chira-Chinese ako eh. Baka mukha akong Chinese, o diba? Singkit kasi ako. Singkit ba ako? Next is... Blink of an eye, 89. Purely professional kasi talaga. Raw dyan sa US, pag work-work lang talaga, ang maganda dyan, iniiwan ng any disagreement sa workplace, kumbaga walang personalan. True! Nagulat nga ako, minsan, parang nagsaguta kami ng ka-team ko, tapos after namin mag-work, parang bati na ulit kami. Sa Pinas kasi tanda ko, kapag merong mga nag-aaway, talaga magka-aaway, ang gawian eh. So, yun. Dito, yun lang din yung maganda. Work, work is work. Yun lang. Iwan ng trabaho. So, yun lang din naman yung okay din dito. Pag dito, work is work. Walang personalan. Yun yung pala. Kung nandito kayo, yun yung itaga nyo sa isip nyo. At kung kayo ay nag-work sa mga international companies na nandyan naka-base sa Pinas, tas yung mga onshore nyo, yung mga counterpart nyo, yung mga co-work nyo nga, nandito sa Amerika. Tas kapag yung mga email nila is medyo prangka, huwag nyo ikasasama ng loob kasi dito, for them, prangka sila. Don't take it seriously, don't take it personally. Wala lang yun. Next, Blink of an Eye 89, another one from him. Same din sa Japan. Napansin ko sa mall nila, walang nagchichismisan na sales lady. Galaw lang sila ng galaw sa work. Kaya bihira ang mataba na Japanese. Pero totoo, alam nyo ba, nung nag-work pa ako sa isang bank, nag-work pa ako sa, sabihin ko na nga. So, nung nag-work pa ako sa Deutsche Bank sa Pinas, ang team ko nun, Japan team yung ano, yung team ko nun. Palaging kung na, ano, sinasabi nila na yung mga Japanese daw is, ano, workaholic talaga. As in, masipag daw talaga sila. Parang binavalidate nito yung sinabi ni Blink of an Eye 89 nga na hindi uso yung dismissan ng mga sales lady sa mall. Galaw lang sila ng galaw kaya hindi bira lang yung matabang Japanese. So yun, totoo kasi mga Japanese masipag talaga sila. Ay, tapos may nabasa pa akong article na sa Japan daw, sa office, kapag meron, hindi ko alam kung lahat ha, kapag nakatulog ka sa work, as in yung nakatulog ka sa work, mas ina-appreciate daw nila yun. Sana all. Kasi it means napagod ka sa work kasi masipag ka. Ah, diba? Ganap yung thinking. So, yun. Next. Sir Vince. Kay Blink of an Eye 89 pa rin. Sir Vince, may for sale na bahay dyan. Si MJ. Michael Jordan, mag-inquire ka naman para ma-house tour mo. Tinignan ko na yun. House tour. Hindi niya pa sila nagpa-house tour ngayon eh. Virtual na lang. Oh, magkano nga ba yung bahay niya? Grabe mahal yata yung bahay ni Michael Jordan eh. Dito pala yun kasi by the way sa Illinois, guys. Michael Jordan Mansion. Tignan natin na kung magkano. Mansion price. Wow. Bibiling ko. As of May 2020, the Michael Jordan Mansion was first listed in February 2012 until now hindi pa siya nabibenta for the steep price of $29 million. Grabe naman, $29 million US dollars, by the way. So yun, grabe mahal, hindi natin mabibili. Wow, umasa. Next, Harold Padua. Sir Vince, okay ba mag-apply sa mga Indeed or Glassdoor sa apps sa cellphone pero nandito sa Pinas? Thank you and more videos po pa. Continue support your vlogs as inspiration. Thank you so much, Harold Badua. To answer your question, mas okay ba mag-apply sa mga Indeed or Glassdoor dito sa Pinas sa cellphone? Yes, I mean it doesn't matter if cellphone or computer. Ako cellphone lang ako nag-apply. For sure, mas okay mag-apply ng sa Indeed and Glassdoor and LinkedIn, by the way, sa app sa cellphone. Oo naman, make sure na yung resume mo naka-save sa cellphone mo kasi palagi namang ipapa-upload kasi sa'yo yung resume mo. Eh kung wala kang resume, tapos mag-apply ka sa cellphone, mahirap kasi syempre kailangan mo ng naka-save, di ba, gets? Yun, make sure na edit mo muna yung resume mo. Para i-attach mo na lang. Salamat sa support and I appreciate dahil nakaka-inspire pa ng mga tao kagaya nyo. So, yun. Next is Zeta Pogi. I notice your car is not AWD, which is all-wheel drive. Okay lang ba ang FWD, front-wheel drive? Sa snow,
lalo na pag heavy. So in fairness naman sa ano no, ang galing na notice mo yun no. Siguro magaling to sa sasakyan. Ako hindi ako magaling sa sasakyan. Eh. So hindi AWD, hindi all-wheel drive yung Civic. Ano lang siya, front-wheel drive. Pero in fairness, ang gusto ko sa Civic kasi ang dami niyang features. Hindi ko alam kung pares yung Civic dito. I mean yung features ng Civic dito sa Civic dyan sa Pinas. Ayun, okay siya sa snow. Actually, may nagsabi rin sa akin dati na dapat daw kapag sa heavy snow, ang gamitin daw yung all-wheel drive. Ang gamit, yun nga kasi yung Civic front-wheel drive lang siya. Pero ang maganda, marami siyang features na pang heavy snow. Kids. Meron siyang mga anti-collision. Ano pa ba yun? Yung mga lane departure, kapag nawala ka sa linya, yun yung gusto ko dun. Kapag nawala ka sa linya, automatic niya isi-steer pabalik doon sa linya. Hindi naman yung todong ano. Mararamdaman mo na kapag dire-diretso ka, kunyari, maganda yun sa mga ano, inaantok sa daan. Pero, unang-una, hindi ka dapat nag-drive pag inaantok, di ba? Napansin, tinry ko lang minsan na liliyes ka sa linya. Mararamdaman mo na babalik talaga sa linya. Ang amazing. Grabe. Very first world. So yun, meron pa. Anti-collision naman, pwede mo isip na, di ba, mabilis ka sa highway. Dito, by the way, guys, ang bilis magpatakbo ng mga tao dito kasi sabi ng dati, sabi sa akin dati, wala, magaling pa rin driver mga Pinoy. Iba sila mag-drive dito, grabe, sobrang bilis. Ang magaling sa Pinoy, yung mga ano, ang tawag doon, humarurot tsaka magpalipat-lipat ng linya, which is hindi naman din kasi pwede dito. Dito mabilis sila magmaneho. To answer your question, okay yung Civic maski hindi sa all-wheel drive. Tinry, yun yung ginagamit namin, di ba lately, ang bilang winter na nga, grabe snow dito sa, at least sa Chicago. Okay sa, pag nag-snow yun yung palagi namin ginagamit kasi wala lang, parang mas feel namin gamitin sa snow yun. Compared to sa CHR nga. At feeling ko din mas makapit yung gulong nun. Hindi pala kami naka-snow tires. Ano tawag yung winter tires? Basta yun. Hindi namin pinalitan yung tires namin. Pansin ko lang, mas makapit yung tires nitong Civic. Baka nga kasi bago kumpara dun sa luman, sa CHR namin. So, yun. Thank you so much, Zeta Pogi. Next, Daimler Jayari. Sir Vince, may tanong po ko sa inyo. Sana masagot mo. Kung US resident citizen na po ba tapos nakapag-aral ang mga anak mo dyan, pwede po ba kukuha siya ng US military? Oo, pwede. Meron akong pinapanood na vlogger dito. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sa Pilipinas siya lumaki. Tapos yung parents niya yata nandito. Tapos nung nakarating na siya dito, pasok siya ng military. Or kung hindi man ng... Basta isa dun sa mga ano, governing body, kung magtawag dun. Navy, Army, hindi ko alam. Thank you, Daimler Jayari. Next is Gemwatch. Always watching your vlogs po. Thank you. Marami akong nakukuhang ideas about work dyan sa US since I'm waiting for my visa approval. Wow. Given to this current situation, now mahirap bang humanap ng work? Siguro. Hindi kita dinadown, no, siyempre. Pero yung reality, nawalan ako, ang daming nawalan ng work dito. 33 million yata, 33 million katao nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. Isa na ako doon. 3 months din yata ako naghanap ng trabaho. Mga ganun. Tapos ngayon, actually this week lang may balita. Doon sa 33 million na nawalan ng work, 9 million pa doon yung unemployed until now. Pero hindi naman natin alam anong industry nila eh. I mean, ano yung work nila. So, given the current situation, mahirap pa mag-umano ng work. In reality, feeling ko ngayon, medyo mahirap pa din. Or marami pa rin po bang hiring dyan sa US? Pero, marami ako nakukuha sa email ko na ang dami pa rin hiring sa industry ko. Ano bang industry mo, Gemwatch? Marami pa rin hiring din. In fair, nakikita ko. Suggestion lang po, I guess it's better if sasagot ka po sa mga subs mo eh, naka-stay in. Ayan, ito pala si Gemwatch. Siya pala yung nag-comment na sabi niya, I guess it's better if sasagot ka po sa mga subs mo eh, naka-stay in one place lang. Or better inside your car or in one place. Oh, ito, in one place lang ako, brah. So, ayan, nandito ako. Okay ba? Okay na ba? So, yan, si Gemwatch pala yung nag-request nito na sit-down vlog lang, hindi maligot. Eto, yan. Thank you. Okay din, kasi nakaupo lang ako, diba? Tsaka, hindi ko na problemahin yung audio kasi walang hangin, gets? Pag nasa labas kasi, ang hangin. Pero let me know, guys, kung gusto niyo naman sa labas, pwede na naman from time to time, para hindi naman nakaka-umay, hindi nyo kayo maumay sa mukha ko na ito lang. At yun nga, parang natutour ko rin kayo. Pero, yun, tatry ko na na ganito palagi. Kung gusto nyo, comment down below. Yeah, next, nakakahilo ka po kasi. Hey, sorry naman. So yun, seriously, I'm always watching your vlog. Thank you very much from the bottom of my heart. Totoo. God bless and stay safe. God bless din and stay safe. Yun, kung meron ka pang tanong, Gemwatch, sasagutin ko. Pero maganda tong tanong mo. Next is Mark Kevin. Happy New Year po, Idol Rafi. So pala yung last time si Idol Rafi. Hey, natawa po ako sa parapin nyo.
Hehe. Tanong ko lang po ulit, idol. Aabot po ba ng taon bago matawagan sa US Embassy pang family po? Pa-shoutout po ulit, idol Isaac and Mungkal family. Shoutout first kay Mark Kevin for sending this question. Shoutout to Isaac. Shoutout to Mungkal family. Lahat na ng Mungkal family. Tsaka lahat ng Isaac. Shoutout. Shoutout. Yan. God bless you and your family. Thank you. God bless you too, bro. Aabot po ba ng taon bago matawagan ng US Embassy pang family? Yes. Family, considered ba as family yung fiancé? Hindi ko sure kung under siya ng category na yun. Nasa website yun ng US Embassy, guys. Check nyo. Pag fiancé visa yata, mabilis. So yun. Ibig sabihin, kapag mag-aasawa ka ng US citizen, yun, mabilis yun. Alam niyo yung palabas na 90-day fiancé? Yun isang example. Mabilis kasi yun. Pero yung normal na family, like, pinetisyon ka ng parents, pinetisyon mo yung anak mo, ay tama ba? Pinetisyon, o yun, pinetisyon ka ng sibling, yun, medyo may katagalan. Next is Zarina. Hi again, Quiz Vince. Ito question ulit. Dito sa Pinas, ang hirap maghanap ng work because of pandemic. Kaya since nung umuwi ako from UAE, last July nga talaga ako, and by the time na makapunta ako ng US, baka pandemic pa din. Worried ako kung makakahanap ba ako ng work kasi ang tagal kong bakante. Do you think magiging issue yon? Okay, stop right there. Stop muna tayo. Sagutin ko na agad. Thank you sa question. So ayun, Zarina. First of all, I feel you. Been there, nawalan din ako ng work. Tapos, nabakante rin ako. So, I'm sorry that you're experiencing it, pero wala, ganun talaga yan, no? To answer your question, Zarina, magiging issue ba yun? Hindi naman issue, pero merong ibang mga interviewer dito na na-experience ko rin, natatanungin ka, ano yung, ipapa-explain sa'yo, ano yung gaps ng employment mo. Tinanong niya yung gap ng employment ko, maski 1 month lang yun. Lalo siguro kapag more than 6 months yung gap. Gap meaning, I mean, bakante ka from nag-work ka sa nag-resign ka. Tatanungin yun, ano yung ginawa mo noon? Bakit ka nag-resign nga dun sa, kunyari, ba't ka nag-resign dun sa company? At ano yung ginawa mo dun sa bakante na yun? Tinanong talaga ako. Hindi naman sa issue kasi natanggap nga ako, diba? Better be ready dun sa tanong na yun. Wala lang, naisip ko lang. Anyway, thank you again for answering my previous question. You're very welcome. More power to you. Next time, sana about how you edit your vlogs naman. Hala, grabe, parang hindi ako credible para ano, para mag-edit ng vlog. Pero since, okay ba? Feeling ko kasi sobrang basic lang nung pag-edit ng vlog ko eh. Pero since tinanong mo to, sige, i-consider ko to. May, tanda ako, may mga nagtanong na rin na iba na ganito eh. Ano, hindi ko alam paano ko ipapakita paano ako mag-edit. Kasi sobrang basic lang. Talagang dikit-dikit lang eh. Okay, eto, next vlog. Tuloy-tuloy lang talaga. Next, Ella Abude. Thank you. What about if transgender woman ka? Wala bang discrimination if mag-work ka sa US and also sa immigration, allowed ba ang trans? Dito guys, especially to Ella Abude, walang discrimination dito kapag trans man ka, trans woman ka, yun nga, pag transgender ka, wala. Dito magugulat ka, hindi ka magugulat, I mean, nuuna lang siguro ako, nung bago akong dating dito. Maski dalawang babae o dalawang lalaki naglalakad sa kalsada holding hands, minsan nag-aalikan ba? Dito sa Chicago kasi, at least sa Chicago, hindi ko alam sa ibang, San Francisco din, alam ko, sobrang ano sila, LGBTQIA, ano sila, friendly. Ganon din dito. Hindi na siya bago, so actually buong US naman yata. Meron pa rin siyempre mga discrimination, pero huwag naisipin yun. It's 2021, 21st century na tayo, guys. Wala nang ganon. Wala nang pakialaman. Basta kusa ka masaya. Diba? Okay ba, Ella? Next is Mary Joy Libon. Uy, si Choi! Kaklase ko to nung FEU days. Kaklase ko to nung college. Hi, Kuya Vince. Na-addict. Kuya kasi tawag niya sa akin. Pero magkasing edad lang kami. Huwag kayong ano. Hi, Kuya Vince. Na-addict na ako sa vlog mo. Superb na. Na-inspire ako sa'yo na sa inyo ni Kat. Ingat kayo dyan. Ingat din kayo. Kamusta na? Miss ko na kayo. So, diba dati parang kukupyahan. Kukupyahan! So, yun. Na-addict na ako sa vlog mo. Salamat naman. Na-addict ka sa vlog ko. So, marami pang parating Joy. Next is Herbs Duruin. I remember you, Herbs. Say, hi po, ask ko lang, madalas ba mag-sale dyan? Sa Pinas kasi madalas mag-sale sa mall. God bless you po. I love watching your vlog. Thank you. Appreciate it. Tolkoy ko sinasabi, pero totoo. Ask ko, marami bang sale? Madalas ba mag-sale dyan? No. Oh, guys, grabe dito. Parang everywhere may sale palagi. At dito, kung mag-sale, totoong sale. Ewan ko ha, bilang ako maano, nagtitake note ako ng natatandaan ko yung kunyari original price nito, kunyari itong item na to. Pag binalikan ko tapos nakita ko sale, iba talagang bagsak preso. Hindi naman sa lahat ganun, pero kadalasan kumpara sa Pilipinas. Meron kasing mall sa Pilipinas, hindi na natin papangalanan,
sale daw siya. Pero alam ko yung presyo ng item na yun kasi nakita ko na yun eh before. Alam ko yung presyo ng item na yun. Tapos nung nag-sale, same price pa din. Yun na daw yung sale price, gets? Explain ko ako. Original price ng item is 1,000, ha? Original price. Tapos nag-sale, 3-day sale daw. Pagpunta namin doon, 3-day sale. Oh, sabi ko sale, ganyan. Tapos ako sulat, sale, 1,000. Tapos naka-X yung ano, kunyari, 1,200. Naka-X na ganun, 1,000 lang daw. Sabi ko, alam, naloko ko nito eh. 1,000 yung presyo nito talaga eh. Siguro, thinking, marketing strategy yun na sabi, oy, 1,200. Pero, 1,000 na lang ngayon. Pero hindi nyo alam, 1,000 talaga siya. So, nangyayari yun. Better be street smart, guys. Dapat kung may gusto kayong bilhin, alam yung tunay na presyo. So, yun lang naman. To answer your question, madalas mag-sale dyan? Oo. Next is Janet Dejanio or Dejanio Slam. Next is Janet Dejanio. Sana all makarating sa Amerika. Friend Vince. May gano'n kasi na ano eh, na emoji. Ginaya ko lang. Dream ko talaga makapunta dyan. Kakarating ka rin dito. Ako dati pinangarap ko lang. Pero ngayon nandito na ako. So ikaw din, think positive, makarating ka rin dito. Teacher ako, Vince. Pwede ba ako dyan? Oo naman, grabe. Alam, sobrang ano, nakaka-amazing mga teachers. Kaya sa mga teachers din, saludo ko sa inyo kasi ligayan yung mga virtual, ano, mga online class. Grabe yung pasensya ng mga teacher, no? Nakita ko lang din kasi sa mga balita dito, mayroong mga teacher of the month, talagang nire-recognize nung, for example, nung pinapanood naming news, yung WGN dito sa Chicago. So, pinapakita yung mga, ano, minsan, nag-features nila ng mga teachers. So, yun. Pwede ka dito, siyempre. Lalo mga, ano, Filipino teachers. I mean, naturally tayo mga Pinoy na tayo, hospitable. Ayan, kailangan ganun. Next is Mark Daniel Naga. Shoutout idol. Shoutout Mark Daniel Naga. I'm new in your channel and I think I'll enjoy your channel since I also wanna go to US for work. Hopefully. Salamat. So yun, mag-enjoy ka. Marami akong videos. Panoorin mo yun. Kung meron ka tanong, comment on the latest video. And mag-comment ka dun sa mga ibang videos, sa mga luma. Sasagutin ko yun dun. Next is Kay Lechago. Kuya Vince, required po ba na dapat nakapunta ka na sa iba't ibang bansa bago makakapasok ng US? Sarap po sanang pumunta ka agad dyan kaso wala akong mga kamag-anak dyan na magpipetisyon. Na-excite din po ako on how to live independently. Second question ko rin po, patok po ba ang work na medical technologies or medtech po dyan? Salamat po, God bless and Happy New Year first of all. Happy New Year, God bless you too, Kay Lechago. Sagutin natin ang kanyang tanong. Required po ba na dapat makapunta sa iba't ibang bansa bago makapasok ng US? Siguro, oo, ito i-share ko lang. Hindi ko alam kung na-share ko na to sa mga luma kong video. Nung very first tourist visa interview ko sa dito, bumagsak ako. Na-deny ako ng visa. Grabe, ang para akong, ano yun, ang sama ng loob ko nun. Kasi syempre, bayad ka. Pag bumagsak ka naman, na-deny yung visa mo, hindi naman ibabalik yung pera. Ay, na-share ko yata yun sa lumakong video. Basta yun. So, ang ginawa ko noon, eto tip na lang. Hindi ko alam kung mag-e-effect sa lahat, pero sa akin, feeling ko may tip. So, noon na-deny ako ng very first time ko. Noong first time ko nag-apply ng US visa, ginawa ko, nag-travel ako kasi meron naman akong previous travel. Nag-ano kasi kami dati, Saudi Arabia. Pero bata pa ako noon eh. Hindi na siya considered. Kasi nung isa sa mga tinanong sa akin nung sa interview sa tourist visa nga na, do you have any travels outside the Philippines in the past 5 years? So ako, in the past 5 years, nung interview ko, wala. Feeling ko yun yung factor. So, na-deny ako. Siyempre, pinaprevent nila. Gusto nila malaman na talaga bang magta-travel ka lang? Talaga bang bakasyon lang? Kasi yung iba nagti-TNT, di ba inaabuso? So, yun yung pinipigilan nila. So, ginawa ko, talagang tutor lang naman ako, vacation, pero na-deny nga ako. Ginawa ko nga, after kong mag-deny ng visa, nag-travel ako, ano bang mga pinunta ko? Yung mga madali lang punta na bansa. Ano ito? Nag-Singapore, nag-Hong Kong, yung Shenzhen, China, Malaysia, yun yung mga pinuntahan ko. Ano pa ba yung mga pinuntahan ko? Basta yun. So, may mga, at the end, dami ko nagtatak sa visa passport. So, yun, after a year, nag-try ulit ako mag-apply ng tourist visa na approve. So, pili ko yun yung factor siya.
Sarap po sana pumunta kaagad dyan kaso wala akong mga kamag-anak dyan na magpipetisyon. So, pwede ka naman pumunta dito maski wala ang kamag-anak na magpipetisyon. Kung tourist visa nga, you can do it on your own. So, madali lang yun. Panoorin mo yung video ko na nag-apply ako ng tourist visa. So, baka makatulong, di ba? Thank you so much kay Lechago. Ay, meron pa pala siyang next question. Next, side din po ako on how to live independently. Yeah, exciting siya pero minsan na mahihirap. Second question, patok po bang work na medtech po dyan? Hindi ko alam kung patok, pero alam ko okay yung pay nila. Next is Jericho Dizon. Padala ka naman ng sapatos, idol. Haha! Grabe. Padala talaga ng sapatos. Ay, wait ko, tumalsik na naman. Padala talaga ng sapatos. Ano? Sige, ano ba size mo? Next, Ernesto Pogi. Good morning, sir. Ask ko lang po, ano po ba mas okay na insurance? HMO, PPO, or deductible? Illinois din daw po ang assignment state ko as a nurse. Wow, thank you, sir. Thank you so much sa question, Ernesto Pogi. Diyan dito sa Illinois, curious. So, hindi ko alam kung yung deductible is type of insurance din siya. Ang deductible kasi, ibig sabihin nun, sa insurance mo, either HMO or PPO. Kami PPO pala kami by the way. So, meron siyang deductible. Yung deductible, ibig sabihin, yun yung amount of money na kailangan mo munang i-sell out. Ibig sabihin, yun muna yung kailangan mong bayaran bago pumasok si insurance para bayaran yung medical bills mo. For example, sabi nga PPO, yung deductible namin is $500. Ibig sabihin, kailan muna kami magbayad ng, kunyari ang bill ko sa hospital ngayon is 100 lang, ganyan. 100. Kunyari lang nga, example lang, mahal, kunyari 50 lang, sige 50, check up, ganyan. Kunyari may $50 ako kailang bayaran. Okay, bayad mo lang 50, pero kapag napuno ko na yung $500 na yun na deductible nga, so lahat nun, si insurance ay magbabayad. So maganda, okay din. So, ano mas okay na insurance? In my opinion, PPO. In my opinion lang naman. Ako na nga mag-google para masagot natin ng HMO versus PPO. Yung deductible, yun nga muna yung kailangan mong bayaran bago pumasok sa insurance. Bits. Bago bayaran ng insurance yung bills. Sabi dito, HMO plans typically have lower monthly premiums. Oh, talaga. You can also expect to pay less out of pocket. Kami PPO, PPOs tend to have higher monthly premium in exchange for flexibility to use providers both in and out of network without a referral. Ah, yung pala yung maganda sa PPO, kaya medyo mahal siya. Kasi yung PPO, mas malawak yung coverage. In and out of network, ibig sabihin kahit sinong doktor pwede. Pero syempre, mas okay in-network. In-network, ibig sabihin na dun sa network of PPO mo, kung ano mang insurance ka, mas okay yung coverage kasi mas mura yung babayaran mo. So yun. Sana kung malabo yung explanation ko, let me know. Ayusin ko yung explanation ko. Pero, feeling ko na-explain ko naman ng maayos, di ba? Okay, next is Clyde Eral Chuma. Pa-shoutout naman ako, sir. Shoutout to Clyde Eral Chuma. Shoutout sa'yo. Subscriber niyo po ako totally 2 to 3 days pa lang po. Welcome to this channel. Mami, akong videos for you. So, panoorin mo na siya. Bali, nag-comment po ako sa'yo last night regarding papunta dyan sa US. If ever po ba na petition ka ng tita mo dyan, sa US, sir, no need po ba ng immigration interview? I don't think so. Lahat dumadaan sa interview. Ang alam ko ha. So yun. Wala akong kilala na hindi dumaan sa interview. Lahat dumaan sa interview. Bale, magpapalakad po kasi kami sa lawyer dyan sa US. Ganon din kami. Lawyer yung naglakad para sa amin. Siya yung nag-asikaso. Dyan sa US, if ever po ba manggagaling ang visa ko as working visa, example, no need na po ba ng immigration interview? Hala, kapag working visa, hindi ko alam kung walang immigration interview kasi iba yung immigrant visa yung sa akin, hindi working visa. So yun, thank you for your answer. Sana mapansin mo. Yeah, napansin ko. God bless you too. So, napansin ko nga, hindi ko naman nasagot ng tama. Sorry. Working visa. Tingnan natin. H-1B visa yung diba? H-1B visa yung working visa, diba? Meron siyang interview, guys. So, nakasulat dito. H-1B visa interview. So, may interview. Next is Kuya Ted Dubai. Ang galing naman, ang daming mura. Thanks for sharing, tol. Kapit bahay from Dubai. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Dubai. Thank you so much, Kuya Ted Dubai. Next is Icon 13. Sa ang state po, mas mura yung cost of living. Based sa mga naririnig ko, isa sa mga pinakamura ay Texas. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Hindi naman sa pinakamura, no? Pero halos, hindi mahalos lahat, pero maraming nagsasabi sa akin na mura daw ang cost of living sa Texas. Next, Layla Belling. Hi! Hello!
I'm your new subscriber here in Cali. Ang saya mo panoorin. Thank you naman. Nakakatuwa pa, shoutout din. Shoutout to Laila Belling. Hello, I miss California. Grabe. Saka sa Cali. Sarap bumalik ng Cali, no? Next is Kit Calizo. Are you still single po? If you don't mind me asking, hey, anyways, new sub here and happy new year. Kit Calizo, I am doubled. Doubled na po ako, hindi na ako single. So, yan. Christine Joyce De La Peña. Hi, I have American dream. Madalas ako nananaginip na nasa US na daw ako. Uy, Christine, grabe. Ganito rin ako dati nasa Pilipinas ako. Nananaginip ako nung nasa Amerika ako. Oh, weird. Maski nung hindi pa ako nakakarating dito. Maski hindi ko alam ano yung itsura ng Amerika. So, yung nakikita ko na sa mga movies, sa mga series. Nananaginip ako na nandito ako. Di ba? So, hindi ka nag-iisa. Next thing you know, nandito ka na. Di ba? Next is Jean Arimas. Hello. Jean or John? Wow. Gina Remas, hello. I have American dream too. Any advice you can give to me or tips to pursue my dream? By the way, I'm a public school teacher. Uy, grabe yung mga, ang daming teachers dito, no? Na ano, viewers? Hello sa mga teachers. Sa mga teacher ko dati, hello. So yun, thank you and more subs to come. Eh, sana talaga, no? Unti-unti lang, darating din tayo dyan sa million subscribers. So, ganun, think positive. American dream, any advice you can give to me to pursue my dream? Totoo to ha, always galingan mo lang. I mean, ano ba sabihin? Always be motivated. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi ako ganun ako eh. Maski alam mo yun, merong mga roadblock, may mga balaki, deadma. Always think positive. Kailangan, you're always a step ahead in life and in business. Wow, ganun. Di ba? Dapat palagi lang motivated. Hindi pwedeng papadala ka sa mga, ano, sa crab mentality. Yan. And yun, ano pa ba? Para makapunta ka dito, syempre, kailangan hindi naman pwedeng positive ka lang. Well, always ka dapat positive, pero dapat meron kang ginagawa. Paano kung makakarating dito kung wala kang ginagawang way? Like, nag-apply ka na ba? Or, do your research. Paano makarating dito if may family ka dito, pa-petition ka. If wala kang mga family dito, pwede ka naman mag-work. Marami ding ways to work here. Kung gusto mo lang naman mag-bakasyon dito, gusto mo pa rin sa Pilipinas, di ba? I mean, American dream, oh fine. Gusto mo tumira dito, kailangan meron kang gagawing paraan. Para makapunta ka dito. Dami ko sinasabi. So, thank you so much, Jean Arimas. Ano pa ba? Gusto kita magbigyan ng isang matinding tip eh. If may tanong ka pa, let me know. Next is Kate Psycho. Seiko. Kate Psycho. Simple lang pagka-joker. Simple lang pagka-joker. Compliment ba yun? Ayun. Okay, thank you kung compliment sa joker ba ka? Joker! So, yun. Next is Chloe. Hi, Vince. Hello. I'm an accountancy student and bahala ko mag-move dyan few years after college since I'm a US citizen. Oh, wow. Diba sabi ko na eh, maraming tao talaga na, I mean, US citizen, tapos umuwi ng Pinas, tapos para mag-aral. Tanong ko lang if better ba mag-build ng experience agad dyan sa US right after board or graduation kahit di pa agad swak sa degree ko yung work, or better na work muna here in PH and after gaining sufficient years of experience na lang. Thank you and stay safe. Chloe, I think either way okay lang. Kung graduate ka sa Pinas ng college, I mean, kung graduate ka sa Pinas ng college, okay lang din naman na bumalik ka dito kasi kung meron ka ng bachelor's degree, meron ka ng pinangahawakan, I mean, makapag-work ka na, di ba? Mas, ano ka na, may edge ka na. Kasi hindi naman lahat dito na kapag college, alam mo yan, kasi US citizen ka. So, pwede rin naman mag-gain ka ng experience sa Pinas. Yun nga, gaya ko, di ba, bago pumunta ng Amerika, meron na akong work experience. So, I would say, and sabi nung iba, mga nagko-comment sa akin or nag-send ng message, swerte na nga daw ako, mabilis ako nakahanap ng work. Siguro na rin nga, meron akong work experience sa Pinas. So, and yung mga work experience ko naman, yung mga pinagtrabahoan ko, yun nga, na international companies din naman sila, so, kaya makipagsabayan. So, I don't see anything wrong kung maski mag-work ka muna sa Pinas. Okay din siya. Okay din naman nandito ka, at least nandito ka na, di ba? So, either way, I'm giving my blessing to you. So, kahit anong gawin mo, okay lang. And good luck pala dun sa accountancy and sa boards. Kayang-kaya mo yan. Next is Aaron J. Pinlock. Kuya Vince, pa-shoutout po. Shoutout to Aaron or Aaron J. Pinlock. Thank you. Any advice po sa mga may American dream na 16 years old po. Since 16 ka pa lang, magka-college ka pa lang, tama, di ba? Any advice, American dream, for a 16-year-old kid? Wow, kid. Ano?
pagbutihin mo yung pag-aaral, totoo. Palagi itong sinasabi sa atin ng mga nakakatanda, di ba? Pagbutihin mo yung pag-aaral, totoo. Pagbutihin mo. Kasi, parang wala kang pagsisisi, di ba? I mean, na nag-aral ka ng mabuti nung kabataan mo, para kapag nag-apply ka ng mga trabaho, ano ka, confident ka na nag-aral ka ng maayos, di ba? Kailangan palagi kang dedicated sa ginagawa mo. Since 16 years old ka pala, nag-aaral ka pa, mag-aaral ka mabuti, pag-graduate ka na, yung sa America, hindi, pwede namang hindi mo i-let go yung American dream mo habang nag-aaral ka eh. Habang nag-aaral ka, isipin mo, ginagawa mo yun para sa family mo, syempre, and para makarating ka ng America. Totoo, para, yun yung, kumbaga sa gera, yun yung sandata mo. Di ba? Yun yung advice ko sa'yo. I hope you appreciate it. Next, or last. Oh, wow, last na pala po. Kevin Joshua Dingding. Hi, Kuya Vince. Tanong ko lang po. Mahirap po bang sagutin ang mga tanong sa immigration mula flight mo dito sa Pinas hanggang dyan sa Amerika? Ah, yung immigration. So, guys, syempre iba yung tanong sa embassy, interview sa embassy at immigration. Immigration, ibig sabihin, yun yung bago ka lumabas ng Pilipinas, merong kakausap sa yung mga immigration officers. At pag nakarating ka dito sa Amerika, sa port of entry mo, meron ulit immigration. Good question from Kevin Joshua. Ding, ding. Mahirap ba yung mga tanong? Wala. Ay, shit. Nung naalala ko, nung paalis na ako, bilang syempre, Philippine passport pa rin gamit ko kasi nga permanent resident ako dito sa US, nung dumaan ako ng immigration sa Pilipinas. Ano ba, mahirap yung tanong? Hindi mahirap kasi nga, aalis na ako ng Pilipinas, iniwan ko na yung bansa. Pero, pag tourist, share ko lang, alam ko hindi ito part ng tanong mo. Yung mga tanong sa akin pag tourist, I mean, pag magta-travel lang ako, syempre may mga tanong ng mga ganyan, sa akong trabaho, yung iba, may mga ganun. Yung iba naman, tatatakan lang, tapos alis na agad. Pero most of the time, iba may mga tanong talaga. Pero yung sa experience ko nga, nung itong mahirap po ba sagutin ng mga tanong sa immigration mula flight sa Pinas, hindi mahirap yung tanong, nagbabay pa nga sa akin kasi ngayon ko na yung bansa. Yung dito sa Amerika, sa port of entry ko nun, bilang permanent resident, immigrant ako, nag-migrate na ako dito. Nung pagdating ko dito sa US, yun yung medyo matagal na kasi dala ko yung mga papeles na bigay sa akin ng US Embassy sa Pinas. Ganun, by the way, pag nag-migrate, meron kang dalang papel. I mean, folder nga siya na hindi mo pwede buksan, nakasulat naman yun, hindi siya pwede buksan. Yun yung ibibigay mo, mga importanteng dokumento mo sa immigration officer. Hingin talaga nila yun. So yun, medyo tagal kasi may mga chine-check sila, siguro hindi ko alam kung ano. Pero kwela yung immigration officer ko dito sa US. Tinanong niya ako kung meron akong dalang chicharon. Siguro trap question yun kasi bawal yata yung dalang chicharoplano. Alam nga din yung daing tsaka tuyo. Pero Amerikano yun ha. So yun, tinanong ako ng chicharon ng daing tsaka tuyo. Sabi ko wala. Yun lang, mabilis lang naman. Tapos kinuha niya yung folder ko nga. Envelope folder na hindi pwede buksan. Sabi niya, wait lang daw ako doon. Ganyan. Check sa computer. Pero medyo matagal. Yung iba kasing kasabay ko na nag-migrate din, ang bilis nila. So, hindi ko alam kung anong problem, pero wala naman. Smooth naman. Mas kinatagalan. So, hindi mahirap yung tanong. To answer your question. So, yun na lahat ng tanong. Sobrang dami kong na-receive na tanong, guys. Especially dun sa mga ibang videos. Pero gaya ng sabi ko sa last video ko, ang sasagutin ko sa video is yung mga nagtanong sa latest video. So, dun sa mga nagtatanong sa mga ibang videos, which is cool, mga nagko-comment, sasagutin ko siya dun mismo sa comment nyo. Okay? Para masagot ko pa din. And that's it for today, guys. Maraming salamat sa mga nagtanong. Again, my name is Vince. Guys, if meron kayong mga katanungan ulit, may gusto kayong malaman, may tanong kayo sa sarili nyo, tanong sa sarili nyo. Kung wala kayong tanong sa akin, comment lang kayo. Sorry, anong oras na kasi? It's 3:10 na ng madaling araw. E-edit ko agad to para same day edit. Again, maraming salamat sa panonood. If hindi ka pa nakaka-subscribe, guys, great. By the way, 70+% of the viewers are not subscribed yet. So, if napapanood nyo tong video na yan, kumakatok sa puso nyo. Pasko. Kumakatok po ako sa puso nyo. Joke lang. 20+% nakasubscribe. 70+% hindi po nakasubscribe. It will help my channel grow. It will help me create more content para sa inyo. If may suggestion kayo, again, comment down below. Follow me in my social media. Yun lang. I will see you in my next vlog. Thank you. Bye.